Ano ginagawin ni Jato yun sa pag maraming water main? At ilang ang kanilang tulad niya. Iatas ko ng iba siya para lumitin ko ng patuloy. So pag tinawagan kayo, diretso na, takbo na kayo dyan. Oo, dyan na yung mga gamit naman yun, mga hot. Ang gagaling na lang dyan, gasolina. Dyan rin po yan? Oo, dyan na rin. Yan ang mga bunker nyo, yung mga... Ayan na lang, gando sa bodega. Pero nung araw, ginagawa namin, andun ang lahat. Kasi yung gamit namin. Sa one? Meron siyang, ano dun eh, nung kabaguhan yan. Yung ginagawa namin, lahat ng gamit namin sa bodega. Para tao na lang. Manong, okay lang ba? Sabihin mo yung ginagawa nyo para makita kasi. Kapag ka may ano po, may takbo dito sa Along Pasig River o kaya sa AOR namin, ayun, sasampa po dito. Depende sa takbo kung fire incident ba or drowning incident o retrieval operation ng cadaver. Yun lang po yung mostly na takbo namin dito sa fireboat. Ang pinaka-latest po namin na takbo, yung sulok sa Pineda. Ah, sa Pineda? Opo. Bali, ang ginawa namin doon, nag-supply na lang kami ng tubig kasi medyo malayo din yung involved na residential na sulok. So, buti umabot yung inyong hose. Nag-supply kami, may engine na malapit. Oo. Doon kami nag-supply sa engine, fire engine. Tapos tatlong linya yung naka-self-tap doon sa engine. So, para tuloy-tuloy yung fire operation nila. Oo. Kami na lang po ang nag-supply ng ano sa kanila, ng tubig. Walang ubos. Ano lang, gasolina. Pag naubos yung gasolina, sabayan ulit na pump. Tapos tuloy-tuloy yung laban. Kaya sila, pag ano yan, may dala na silang mga gasolina talaga. Para hindi na abala ang operation pag malakihan ng sunog. Ganun ba? Pinakamalaki po namin responde nung sa Delpan, yung barko. Dumayo ng Manila. Ano naging problema doon? Tanko namin, dalag yung tanko po. Ay, grabe! Cargo tanker yun. Ay, oh, tanker. Buti walang nasaktan sa inyo? Sa amin wala naman po, pero yung takbo nung barko, yung last man na naka-alis, nasunog. Kasi naka-timbre niya, naka-report siya doon sa taas. So, ibig sabihin, sir? Kasi ibig sabihin, sir, kahit hindi kayo ready, pag tinawagan kayo, talagang... So nag-iisa lang pala yung inyong ano, itong 105, yan ang parang operational? Hindi pala, hindi na rin dati yun eh. Yung 101, di ba? Saka yung sa amin po, yung pinag-change ng view ko last week, sa asset security, kasi mag-umili na yung pump. Actually, bumili na po ang nag-purchase na po ang usage. Ah! Kaya nga lang, hindi sinanggap yung accepting committee namin kasi nga yung pump is hindi siya fully capable. Hindi siya... Kinakulad nito, ang lakas nito. Mag-supply kahit dalawa, tatlong engine kaya. Oh, talaga? Yun, yung provider. Ang panang bureau, i-elect sa provider para palitan yung pump. Lahat yun, mga train yun, lahat yun, opo, ready to fight. Kami po, nag-training as firefighters, tsaka as waterborne din po, sa water unit ng BFP. Oo. Training naman po kami. Okay. Pero din sa rescue, gano'n. Kaya ano nangyayari lang dito? Talaga yung, hindi naman, ano, kulang, nagiging kulang yung suporta ng... Yung inyong response, hindi ganun ka accurate kasi nga, may konting problema. Oo, may kunting issue. Sa tulad po nga pagka-drowning incident, wala kaming, sa ngayon, wala kaming gears para mag-engage talaga. Oo, kasi katulad nun, halimbawa may drowning, mayroong nag-ano na, nagsusurvive na halos malulod na. Naitatawag sa amin, mga 30 minutes na. Ay, naku po! Ganun, wala na. Ang mangyayari doon, ano na lang, retrieval. Ay, go. Kasi, baka hindi na nakikita yun, baka nasa ilalim na yun. Ang ano dito, sir, pag hanggang nakikita
nila, hindi nila tatawag. Ay, naku po. Lumubog na, saka nila tatawag. Naku po, eh magpe-prepara pa kayo. Wala na. Pagdating namin doon, tinitinasan po yung last na nakita. Sisisirin nyo ngayon yun. Kung mga tao dito, wala na. Nakalubog na yung tao. Grabe. Kaya ito, nung araw, nag-provide dito na kailangan sa ganitong fireboat, meron ditong diver. Oo. Automatic, meron. Na andyan na yung gamit, andyan na yung oxygen, lahat. Pero ngayon, iwan ko ngayon. Naikwento sa amin yung tropa dito, sir, na may mga training sa taas. Pero bakit yung tao ay magpalagay dito? Oo. Sayang yung training. Sir, meron ba kayong experience na hindi na nakikita yung tao, tapos may sumisid sa inyo, na-recover nyo pa yung buhay niya? Meron bang ganong case? So far po, wala. Kasi usually talaga, pagka lumubog yun ng 30, under 30 minutes, wala na, no? Kaya, ano ba ito? 15 minutes lang. Kaya nga po, maaba ng 15 minutes, mga bagay. Kasi maglalakbay ka na mabuhay. Maglalakbay pa kayo eh. Oo. Nung last year po, dalawang bata dyan sa may Santolan area, ay papunta doon. Siguro kakain nila mga 10 to 15 minutes. Naku po. Layo-layo. Pero buhay pa nung tinawagan kayo? Buhay pa nung tinawagan kayo? Na-receive namin yung call ng sa true rate nung sa local. Parang nasa 12:30. Oh. Nalunod huling nakita daw, before 12 eh. Naabot kami hanggang alas 4 doon, alas 5 kasi, ng sweet. Kasi padadaanin pa doon. Kasi tapos saka itatawag dito. Ilang minuto yan? Kakain din na ilang minuto. Bago sila tumawag doon, nakalubog na yung tao. Tapos tatawag ang red o ang CDR Remo, tatawag dito, ilang minuto na kakainin. Kaya yung possibility ng... Yung possibility ng resolving the problem, medyo masyadong mababa ang rate. Ganun ba? Kaya ang nangyari doon, lumutang yung isa ay na... Una, nasisid yung isa. Kasang paano din namin yung coast guard, sila yung sumisid kasi sila yung may gears. Tama. Sila talaga yung responsible for the rig doon. So, ang ginawa na namin, nag-assist na lang kami sa coast guard mag-sweep nung river. Nakuha yung isa, tapos yung isa, yung bata. 6 a.m. ng umaga, lumutak. Ay, nako. Sa manit salita, na-recover na lang yung katawan, pero yung buhay, hindi na. Pero sa parte ninyo, medyo parang malungkot yun, di ba? Oo, sir. Every time na ganun yung respond din namin na paano namin i-sasabihin doon sa parents. Oo, tama. Huwag na kuha yung mga sa parang ang bigat sa part namin kasi responders na ganun. Oo. Sasabihin namin sa interview. Diyan, sisiri nyo na, sisiri. Naku po. Sisiri po pwede sumisi. Iyan ang nagiging problema. Kaya yung tao, nagagalit sa akin. Ano ginagawa nyo dyan? Bakit napunta kayo rito? Ganyan pa rin sisiri nyo. Sisisihin kayo ngayon? Oo. Kasi akala nila, pag dating nito, meron nang sisisi. Grabe. Kaya dito sa ilog, pagka wala kang, kahit na siguro may diving gears ka dito, alam nga kasi may sisi dito, hindi mo sigurado nilalim nito, buti pa sa dagat eh. Nakikita mo, eh dito. Talagang zero ang ano dyan eh, zero possibility, no? Parang kinakapa mo lang, maliban lang kung magaling ka talagang mga pa. Ang taga rito mo. Lang dyan, siguro mga isang dipa. Maano na yun, mahahaba na yun, na makikita mo lang. Kasi pag medyo malayo, wala na. Wala na. Wala ba kayong mga ginagamit na flashlight para sa ganung mga special? Meron. Meron sila. Ang problema nga, yung PPE nila, siguro kaya. Kaya pa? Kaya. Basta na, nakita or nakabutan mo ilang minuto pa lang. Kaya. Kaya pa pwede yun. Kasi dito, pag may tumalo, kaya yung pagtalunin ng ilang minuto lang. Kaya pa pwede. Pero pag sabihin mo, doon sa pinagbuhatan, doon sa bagong ilog. Tapos ilang minuto na nai-report, ay nalumubog bago nai-report. Oo, ay alaswerte. Eh. Talagang sabihin na natin na wala na pa. Ayan, para kayong nagbibilang. Yung unang CEO namin dito, nasa Amerika na rin. Ay, ganon? Nasa Peru na rin siya. Diba ko naikwento sa iyo, si Balasote. Parang ini-imagine ko lang, sir, ini-imagine ko lang na pag nagre-response kayo ng ganon na nasa ilalim ng tubig, para kayong nagbibilang ng karayom sa gitna ng palayan. Oh. Kung visible siya, sir, kaya katulad sa dagat, visible siya, makikita mo agad. Unlike dito, sir, wala talaga. Hindi na rin siya. Ang rest mo pa rin pag lumubog ka ng sobra, yung burak. Ay, nako. Bumikit ka sa burak at mahina-hina ka lang. Ay, nako po. Hindi ka na maka, mahirapan ka bumalik. Oo, tama. Saka dito, napaka-delikado.
ang ilog Pasig nung araw malinis. Pero ngayon, pag apamong ganyan, pag mabawasak ang kamay mo, meron yung bote. Mga iyerong sira. Mga kung ano-ano. Hindi, tsaka isa pa nga yan, number one, eh, hindi mo makita yung ilalim. Nangyari sa amin niya, sumisit yung isa. Lagoyin lang kami, umumpag doon sa bato. Pagkatapos nakikita pa, umiiyak pa yung magulang. Naghihiyaw na gawan nyo na paraan lahat ng magagawa ninyo, iligtas nyo anak ko. Totoo yan, totoo yan. Kaya yung pressure na nakapatong sa balikat nyo. Grabe no, kahirap pala ng ganung trabaho. Madalas mangyari sa amin yan, minumura kami ng tao pagdating namin doon, nakatambay lang. Eh wala, hindi na pa kami pwede sumisyo eh. Patayin po natin yung post lang kami. Ayaw nila kami pakinggan. Dito na kami pinanganak sa ilog. Alam namin ang sitwasyon dito. Oo nga. Ngayon, mas marunong pa sa amin. Wala rin. Tingnan natin ang galing niya. Baka akala nyo, kamo tubig, ganyan lang yan. Mali akala nyo. Pinaka-the best dito, experience ng tao. Experience? Ay, tama. Hindi po, di marunong ka magmaneho nito. Pwede na. Pwede na. Mababaw na point dito. Kami sa pag-operate nito, kaya namin i-operate. Pero ang advantage ng tao dito, alam nila kami sabi nila yung ito. Oo. Kung anong mababaw, kung anong malalim. Hindi po kami ganyan sa atin nila. Okay yan. Pwede natin taanan yan. Hindi namin kawisado yung sahabaan dito. Samantala yung mga tao dating tao dito. Alam nila. Experience na nila. Ganun pala yun, ano? Sa amin, basta operation na lang bangka. Oo. Madaling mo kami yung kalis ko eh. Napakadaling mo kami at tara sa bate ng yabo. Ang problema nga dyan rin. Ganyan, mamasura. Paano ngayon ang gagawin nyo kung paparata ka dyan? Nakontrahan ng hangin at saka agos. Paano parata gagawin mo dyan? Oo nga, no? Hindi ka tulad nung nasa kate. Lahat ng pwesto. Okay, lahat ng pwesto pwede mong gawin. Lahat ng pwede. Oo nga. Lalo't yung, ano ba, bumabagyo. Naranasan, bumabagyo. Kahirap lang. Namimilipit kami kung paano gagawin namin sa bangka. Kung paano, paano mong maipaparada na hindi ka iyahang pa sa tabi. Grabe na. Seryo ba yung mga hose na ginagamit? Yung na, ano na yun? Pinakamalaki na yun. Yung malaki po, pang suction, dos media, pwede rin pang buka, kaso depende. Yung dos media. Kabayo nga kasi, kabayo medyo malayo sa ilog. Oh. Ulo medya yung pinagamit namin para maraming dugsong. Yung dos medya, usually ang tatlo. Oo, ganun pa na yun. Ginagamit namin niya kung una kaming muspano ng dikit. Malakas, kasi malakas siya. Ngayon, pag ika nga inaapula na, pwede na yung muna medya. Yung motor na yan, nakabalot na yan, yun yung humihigop na tubig? Humihigop ng tubig. Ah, yan. Buksan natin siya para makita. Hindi, okay na lang. Tuhatsu. Galing, ano? Oo. So, hindi kayo naubusan ng tubig? Ah, wala nga, boss. Unlimited yan. Miski isang taon ng sunog, okay lang. Yan ang advantage nyo. Kailangan susuplayan ng gasolina. Yan ang advantage nyo sa mga fireman. Sa truck, sa kati. Dahil kayo, unlimited ang tubig. Eh, talagang kakailanganin nga kayo. Lalo kapag kami, di ba lawak-lawak na operation. So, yan yung ikinukwento ko sa iyo kagabi. Pag dumating ang fireboat, okay na yung ano, tuwa-tuwa na yung mga so no problem. Kasi wala na silang problema sa tubig. Sa tubig, oh. Kasi yung iba niyan eh, nauubusan, tatakbo pa. Oo. Ang problema nga lang ata doon, yung kung kaya nang abutin ang inyong hose. Eh, hindi, walang problema ang hose. Engine maraming hose. Ah, pwede yung pagdutuduktong eh. Ang truck, marami ding hose. Oh, tama, oh. Nakakatuwa naman yung trabaho niyo, Manong. Ah, sir. Huwag niyong kakasama ng loob. Paano kung walang operation? Anong ginagawa niyo?
Kampay ka lang. Recreational, diniba? Pero sa umaga po, yun. Pag-isay, linis, exercise. Oo. Tapos pagka wala nang ginagawa, yun, pwede nang mag-personal, ano, kung ano yung gagawin mo, para lang malibang konti yung sarili mo. Kasi kumbaga, marami kang panahon para pagkakalitukutin mo yun eh. Ayun po naman po, sa mechanical nito, yan, mga oh. Basic yung battery, check mo, ganyan. Tama, para at least pagka magre-response kayo, ready siya, oo. Oh. Kasi napansin ko, sir eh, yung bandarol sa may gitna, di malang nalilinis eh, nasa tubig kayo. Alin po? Ayan po. Ganyan talaga kulay na niya. Kasi nga yan, kaya nagkakaganyan yan. Inaalikabukan. Yung respondi mo, yung hose, pagbaba mo dyan, nagkakaroon na siya ng, ano mo, galing na lang sunog. Yung mga, tawag dito, yung uling. Ah. Hindi na kayang alisin ng... Oh, yung usok. Kaya yung ina-request namin yan, dati, huwag puti, itim. Sa bagay, para hindi mamantsahan. Oo, kasi ang puti, kita mo agad ang gulog. Eh, hindi mo maiiwasan nila sa isang responde, hindi magkaroon ng dumi. Kasi ang host, pumapasok yan, nagkakaroon ng uling yan, nagkakaroon ng isasampa mo rito, eh, puti yan, natural. Tama. Ano po ba tawag yan? Speedboat ba yan? O... Speedboat yan. Oo. So, pero gaano nakatagal kaya yan? Ano mga edad na yan? Ang edad nito, ang bago lang dito, yun. Ayun, nasa dulo. Pero ito, tatlong to, siguro nasa, hindi ko maano, mga 10 years plus. Aba. Eh baka... Kasi ito yung dati kong hawak sa Rosario. Ito yung unit na to. Oo, yan. Nasa Rosario pa ako. Eh, ilang taon ako sa Rosario? Sa 10 taon. Tapos nalipat kami lahat dito. Kaya itong bangka to, kung mga pinakabata na niya ng 15 years, itong tatlo to. Ito, bago to. Pero hindi naman siya ganong masyadong gamit eh, di ba? Parang kung kailan lang kayo may responde, di ba? Kapag ka umaga, winawangat, or pagka... Sumagi-IOR, allow din kayo dyan mag-ikot-ikot? Pwede po. Oo, tama. Tapos ito, matuloy ito kasi 1.5 ito. Horsepower. Oo, malakas yan. 1.5? Oo. Malakas yan. Ang kapaguhan ito, si pa namin yun, si Captain Reyes taga Quezon Province, BFP. Nagkasunog ng dito sa Pasig sa labas, mga siguro alas 10 ng gabi. Tinawagan kami ng bureau kasi ang naging ano nun, general around na. Walang makatawid doon kasi pulo yun eh. Tinawagan ng fireboat lang po pwede tumawid. Kinuwalang lang namin yan ng mga 10 minutes lang. Mula Rosario, hanggang Luneta. Ganon siya kabilis. Eh talagang maaasahan nga. Yung nga lang nagiging problema, kung halimbawa eh hindi siya operational, ano? Oo. Sabi mo nga, sir, eh, minsan it takes a minute para ikaw ma-warm up. Yung ano po, ano mismo yung OBM, gawa nung sa starter. Hindi mo pa alam yan, yung sakit niya, hindi mo papaagad talaga. Papaklasin niya ng cover. Naku po. Iikutin yung parang plate niya para umangat yung starter. Gano'n? Hindi kailangan lang sa dyan niya, malakas ang battery mo lang. Para yung starter niya, pagpikit mo. Kahit full charge yung dala mo sir, minsan, sumasakit. Ayaw siya. Pero may starter. Kasi ito, ang ano dyan, hindi ko malaman kung isang linggo, isang buwan, palit ng langis. Ang problema nito, hanggang ngayon ata ito, ilang taon ng coffee lang. Saan kaya lang ba yung halitinsoy na? Wala. Ano ba yan? Hiyari kang bata ka. Okay. Kaya yan, bumibigat na yung... Saan ba yung takbo ng mga kanya pag wala dito? Ang kabigata nito, ang bagong ito. Ano to eh? Di tawag dito. Parang... makina nito, hindi siya ang karpas ka pa sa ilim. May tawag lang. Parang... Computerized.
hindi ka tulad ng pinalita nito. Pag ayaw mo nahambay sa battery, buksan mo takip, lagyan mo ng sote, birahin mo, ang dami. Oh, 115 din yun. Salamat, ina-appreciate yung time mo. Naku, makakarating ito sa Amerika. Ay, ganon? Ito. Wala ito. Kaya pag may responde, automatic. Saan kayo dumadaan? Tingnan mo, tingnan mo. Ay, ganon ba? Kaya dire-diretso lang. O hindi katulad niyo, kailangan o kailangan tumalong ka pa sa ano, sa ibabo nito. Kaya nga tinagyan dito yan. O yun, so bababa ako ngayon dito, baka nakakatuwa naman ito. So, ano yun? Kayo lang ang nakakadaan dito. Oo, bawal kasi yung malaan. Oo. Sinakita ko yung ginawa mo, ibinaba mo lang. Eh. Baka ako pag walang tao dyan, baba ko na rin. Sige. Naka-bodyguard dito, siya yung nagbabantay. Binigyan kami ng chance na makapasok at makita at ma-interview siya. So. Dito sila dumadaan papunta sa kabilang pader. Kasi nandoon yung kanilang mga speedboat kung magre-responde sila sa mga problem. Eh, nandun pa yata si Red sila.